Grabe, sobrang laki ng mga sugpo. Kaya for today's video mga guys, samahan nyo muna ako magmukbang sa mga malalaking sugpo. At ito yata yung dahilan kung ba't tumaas yung blood pressure ko. Chot! Aga pala akong pumunta sa palengke para maghanap ng sugpo. Inagahan ko ng pagpunta. Kapag kasi late ka pumunta sa palengke, ilan na lang yung mga makikita mong paninda. Yung una nga namin pinuntahan, naubusan na daw sila. At ang pangalawang tindahan naman na pinuntahan namin, medyo maliliit pa yung hipon. Gusto ko nga sana medyo malaki. Pero okay na sana to kung wala na din kami mahanap. Eto na lang din pala yung mga natira sa alimango. Pero sa susunod na ako magluto ng ganito kasi gusto ko ngayon yung malaking hipon. Kaya naginap ako ng isa nagtitinda kung meron pa silang tindang malaking hipon. At eto nga meron kami nakita mga guys. Nagtatago nga sila dito. Buti na lang talaga pinagtanong namin. Kasi kung di kami magtatanong, di talaga namin ito makikita lalo na kung nagtatago. Ang lalaki nga ng mga sugpo. Pero dito daw sa Pampanga yung tawag daw dito, ulang. Natagal ko na bubuhay dito sa Pampanga, ngayon ko lang nalaman to, ulang pala pangalan. Tinatakot nga ni grandma yung bata. Pakilag natin to. At kapag pinaalbularyo to, itong malaking hipon yung lumabas. Charat! Ang mahal pala mag-crave ng ganito. Yung isang kilo nakakabutas na ng bulsa. Pero ang galing mag-sales talk ni grandma. Imbis sa isang kilo ang bibilin ko, naging dalawa. Paano ba naman hindi magiging dalawa? Binigyan niya ako ng dalawang freebie. At hindi lang pala dalawang freebies. Ginawa pa niyang tatlo. Pero sabi ko sa kanya, dalawang kilo lang. Baka masobrahan, makomatose na lahat ng kakain. Chot! Sa mga oras nga na yung tinanong niya ako kung anong gagawin ko daw dito sa mga malaking hipon. Sabi ko naman sa kanya, isasahog ko sa spaghetti. Kaso di naman daw pwede yun. Pagkatapos ko pala makabili kay grandma, nagpaalam na din ako sa kanya. Kaya gustong-gusto ko rin pala ng mga malengke dito sa palengke. Kasi naman dito ko lang nararanasan at tinatawag ako pogi. Chot! Mas fresh din kasi ako dito ako sa palengke bibili. At kapag fresh nga yung pagkain, mas masarap kumain. At syempre, namimit ko dito yung mga solid na nanonood sa vlog. Meron din pala akong listahan para di ko makalimutan. At eto nga bibilin ko yung mga sangkap na gagamitin ko sa pangluto. Wala nga daw, nadalang cellphone si ate. Kaya sabi ko, mag-hi na lang siya para makita niya yung picture namin dito. At shoutout ko na din pala yung mga nagtitinda dito sa loob ng palengke. Dito ko na din pala lahat binili kay ate yung mga kailanganin ko. At di na rin ako nahirapan kasi nandito na din lahat ng mga pangsangkap. Pagkatapos ko na nga mabili lahat, paalam na din ako sa kanila para makauwi na. At habang nag-i-edit nga ako ng vlog ngayon, para rin ako mayor sa ginagawa ko ngayon. Pakaway-kaway lang. Natutuwa nga ako dyan kasi nakita na daw nila si charot sa personal. Fast forward ko na to mga guys. Update ko lang pala kayo, nakauwi na ako ng bahay. Kaya pagka-uwi ko din, nilinis ko na din itong mga ulang para maluto na. Ang laki nga nila. Kung susukatin mo siya, kasya siya sa isang kamay ko. Tinanggalan ko na rin siya ng kamay at paa. Di pala ako sigurado kung kamay at saka paa niya yun. Basta tinanggalan ko lang siya ng galamay para magmukha siya malinis. At ito na nga yung resulta sa pagtatanggal ko ng mga galamay niya. Medyo marami ngayon nabili. Pero lima lang yung nilinis ko. Kasi lima lang din yung lulutuin ko. Low blood pala ako ngayon mga guys. Kaya saktong-sakto daw tong ulang para sa akin. At na matapos na nga ako makapaglinis ng ulang, ire-ready ko lang yung mga sangkap na gagamitin ko. Hindi ko alam kung anong luto to. Basta napanood ko lang din to sa Facebook. Simula din pala nung gumawa ko ng vlog, mas nagkaroon ako ng interest sa pagluluto. Iba-iba kasi mga napapanood ko, kaya iba-ibang recipe na rin yung mga naluluto ko ngayon. Pagkatapos ko nga makapaghiwa, i-ready ko na rin yung mga gagamiting sangkap para sa iluluto kong ulang. Medyo marami nga ilalagay kong bawang ngayon. Mas marami kasi yung bawang na ilalagay dito, mas masarap siya. Mekos-mekos lang. At pagkatapos mamekos, nilagay ko na rin yung mga ulang. Hintay ko na nga lang mag-iba yung kulay ng ulang bago ko ilagay yung sibuyas. At habang tumatagal nga, sobrang bango na nito niluluto ko. Heto pala nilagay ko, heto yung garlic powder. Sunod naman yung white pepper. Dinamihan ko na yung paglagay para sumarap yung sauce. At syempre, mas lalong sasarap to sa paminta duwog-duwog. Chot! Mabilis lang din pala maluto to. Kaya kapag nagluluto ka, kailangan mo rin mag-focus dito. At huwag mo siyang iiwan ng basta-basta. Lalo na baka pag iniwan mo to, masusunog yung nululuto mo. Pagkatapos ko nga siya mamekos-mekos, nilagay ko na nga tong butter para magkaroon siya ng konting sabaw. At eto nga, ang bilis lang din niya malusaw. Naglagay na din pala ako ng kalahating kutsara ng asin. Tapos sinabayan ko na rin ng dalawang kutsarang asukal. Ang bango na nga ng niluluto ko. Pero tuloy pa rin sa pagmekos-mekos para mas manot yung lasa. Naglagay na din pala ako ng sili para magkaroon siya ng konting anghang. At eto na nga yung huli kong ilalagay, yung oyster sauce. At konting pakulo na lang to mga guys, tapos na siya. At na maluto na nga ito niluluto kong ulang. Sinalin ko na nga rin siya sa lalagyan para makain ko na. Excited na ako magmukbang dito mga guys. Kaya pagpasensyahan nyo muna ako mga guys kung magugutom kayo sa gagawin ko ngayon. Yung una kong antinikman yung toppings niya sa taas. Ang sarap nga ng sauce niya. Kaya mapapalaban ka talaga sa kain nandito. Isabay mo pa ito pang bago luto. Alexa, pineapple please.
Nanggigigil na ako dito sa sobrang sarap mga guys. Hindi ko na ka makayanan kaya kumuha pa ako ng candy. Ang sarap nga ng nagawa kong sauce. Kaya kahit ito yung ulamin ko, mabubusog na ako. Pero syempre mas mabubusog ako kung may kasamang ulam. At ngayon ko lang din pala napansin, habang kumakain parang gusto rin kumain ng kamay ko. Chowot! Pero nagugutom na yung mga kasama ko dito sa bahay. Ikat ko na nga daw tong video, baka sa sobrang takaw ko maubusog na daw to lahat. Ayun lang. Bye-bye!